May bagong nilabas si Sol de Janeiro, and this is the After Hours. Hindi na ako nakagawa ng notes nung tinest ko siya, nung inispray ko siya. So let's see kung medyo maalala ko pa yung experience ko sa kanya nung inispray ko to. So meron tong blackcurrant and pear, and meron siyang vanilla and jasmine, may whipped cream. O diba, interesting kasi lately nahihilig ako sa pabango na may marshmallow, merong whipped cream, meron tong caramel, meron tong patchouli, and may pagka woody notes din siya. Meron siyang amber wood, and sa middle notes actually meron siyang freesia. So spray natin. Eto guys, gusto ko siya na ayaw ko siya, but ngayong umuulan, gusto ko siya. Pag sa summertime, I'm not sure kung magugustuhan ko siya kasi medyo matapang siya, medyo kakaiba siya. So sa initial na spray natin guys. Okay. Ang kaamoy niya to me, ang naisip ko kaagad is itong Hey Poa. I hope na pronounce ko ng maayos. Matagal na sa akin tong pabango na to. Sinisave ko siya kasi ito rin, gusto ko siya, na ayaw ko siya. And to me, I have to accept na pang summertime to, pang beach na klase ng pabango siya. And this is the Eau Toilette Tiare and Frangipani. Ayan, I hope nabasa ko lahat. Ito siya guys. Yes, magkaamoy sila sa initial na spray, and meron siyang dating na alien. Except, dito muna tayo, no? Except, eto kasing Hey Poa. Iba-iba kasi na naamoy to, no? Eventually, yung dry down nito, magiging matamis na parang vanilla or amber. Ganun yung mangyayari sa kanya. Eto, habang tumatagal, yeah, magiging parang kaamoy niya si alien. Except, mas creamier to. Actually, sa paper, which means sa damit, ganito yung maaamoy ko, maparang mas creamier siya and mas nicer. It's nice. Sa skin ko kasi, mas amoy yung parang floral na note, kaya parang mas naiisip ko, mas parang malapit siya sa alien at this point. Pag tumagal, maraming nagsasabi, which I agree, lalabas yung parang dating niya na para siyang Lancome na La Vie Belle or Flower Bomb, meron siyang ganung dating, except mas creamier to eh. Si Flower Bomb, Scent Memory, mas parang, mas malakas yung flower nun and mas parang iba yung tamis nun. Pero nakikita ko yung similarity. Or sabihin na natin nasa ganong vein siya. Maya-maya, lalabas yung patchouli na note and maaamoy mo naman na parang meron siyang dating ni Tom Ford na Black Orchid. Si Tom Ford na Black Orchid, yung Eau de Parfum, nababanguhan ako doon pero hindi ko siya magamit palagi. So parang isang spray lang tapos idadab ko lang na ganyan, enough na siya for me. Ang gusto kong Black Orchid na version is yung Eau de Toilette, which is guys, meron ako noon. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong pabango dito, hindi ko pa nare-review. Mas gusto ko yon, and binalik na siya sa market kasi at one point nawala siya, no? So i-check ninyo sa Tom Ford na stores, meron na ulit Black Orchid na Eau de Toilette. Wala pa yata siya, hindi ko pa siya na-check ulit kasi last time I check, wala pa siya sa online store ni Rustans, but sa physical store ni Tom Ford, meron na nung Eau de Toilette. So, i-check nyo guys. Dito sa paper, ang lakas nung amoy, nung caramel, nung vanilla, and nung whipped cream. So, actually, mas gusto ko siya dito sa paper. So, naaalala ko, pag tumagal siya sa skin, para siyang combination ng tatlong pabango. Magiging kaamoy niya ng konti si Tom Ford na Soleil Blanc. So, medyo magiging parang amoy, parang floral notes na may pagka parang sunscreeny na konti na parang nahaluan siya ni Flower Bomb na parang nahaluan siya ni Black Orchid. O, diba? Ganun siya, guys. Medyo malakas to ng konti, pero hindi naman siya yung malakas na malakas. So, kung gusto niyo yung mga pabango na yon, and hindi niyo siya magamit all year round, or sa summertime, pero parang mas gusto ko to sa medyo malamig na weather, try this, and limited edition lang to guys, I think, so bilisan nyo na yung pagbili. Or kung hindi nyo magamit yung mga pabango na yon kasi ayaw ninyo sila, give this a shot. Kasi even though kaamoy niya yung tatlo na yon, mas madali itong gamitin, mas wearable. I hope nasabi ko nang maayos guys, no? Kasi kahit ako nung tinest ko siya, nung trinay ko siya, parang ako, hindi ako sure. Pero ngayon na na-try ko siya sa paper, ito try ko siya sa damit, and medyo malamig ngayon. Ang lakas ng ulan guys. I hope malakas yung boses ko. Hindi ako natatalo ng ulan. Sobrang lakas. Ang dilim guys, 3 o'clock na, parang 8 o'clock p.m. Sobrang dilim. Pero nagustuhan ko siya, na-appreciate ko siya. Kung meron na kayo ni Hey Poa, I think you don't need to buy this. Pero kung gusto ninyo yung dating nung parang Black Orchid na Tom Ford,
try nyo to kasi ito medyo mas parang matamis pa to na iba yung sweetness niya. Kailangan ko i-control yung spray pag gamit ko tong Heipoa na Chiare and Frangipani kasi medyo gumuguhit yung parang vanilla or amber or something na matamis sa kanya. I think yung combination niya dun sa floral, medyo pwedeng makakos ng sakit ng ulo. Ito, sabihin na natin medyo mas elegant to ng konti kasi pang beach to sa akin eh. Whereas ito, amuyin ko nga ulit. Yeah, meron siyang dating na pwedeng pang beach pero ang creamy niya guys na may pagka-sexy sa kanya na pwede siyang gamitin pang nighttime. Umorder na ako ng second bottle nito and we'll see. Baka gamitin ko siya next month pag mas lumamig-lamig pa or pag may lakad ako sa gabi. Tingnan natin. Pero I like this now compared dun sa first time na tinest ko siya. Ngayon, yes, I ordered the second bottle. So, ayan na yung review ko nitong Sol de Janeiro na After Hours. I-try nyo siya, guys. Meron na ba kayo nito? Mag-comment nga kayo below ano yung experience nyo sa kanya. Thank you for watching and see you in my next video.